mula sa haliling apoy at nananatiling buhay. Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan ng
sa wagong paralan po natin sa
Santo Papa, tanang intention ng Santo Papa sa mga volunteers, sa mga nag-aandog ng kanilang servisyo, na ano, na maging generous, na lalo silang makapaglingkod sa higit na nangailangan. Pinakailangan natin na buhayin yung volunteerism, yung pag-nais na magandog ng ating panahon para sa kaayos ng ating lingkunan, ng ating parokya. Mga pusulado ng panalangin, nag-volunteer na magdasalo. Magdasalo. Siguro, sabi ni ba ay magdasal lang, huwag mo palitin ang magdasal. Kasi hindi yung napakadali ang magdasal. Bahagi yun natin, hindi lahat ng tao ay napapagkakasal. Yung tayo na magpusin tayo ng Pilipino, pag siya, pag sinabi na, oh, sige, ikaw magdili ng prayer. Ay, kumisan, magdili, ito sa rin yung mga panahin. Pwede rin, no? Pero yung magdarasal ka sarili ay hindi lahat makapagdarasal ang sarili. Kung tawagin natin yung spontaneous prayer, may mga tao hindi hindi nga makapunta sa simbahan. Makapunta lang sa simbahan kapag sabi nga natin ay kibigil. Kapag bininyagan, kapag kinasal, at kapag itiribing. Kaya kaibigan, eh hindi mo madali ang magdasal, kahit na mo magdasal. Yan sinasabi natin. Isa-isa po yung isang pagkilos na kung saan makita po natin na napakalaga, lalo-lalo na mo sa pagkilos ng simbahan na binibigyan natin ng pagtigil na patuloy tayong manalangin. Manalangin, hindi lang po bilang isang individual. Hindi lang po pagkakataon ako sa ating tayo ay makalapit sa harapan ng kapag, ngunit bilang isang komunidad na mag-alay ng panahon sa panalangin. Pagdarasal ng Santo Rosario, hindi lang po para sa sarili. Ito po yung kagandahan ng apostolado ng panalangin. Na tayo ay magdasal. At hindi sila ay magdasal tayo sa harapan ng banal na sakramento sa altar. Magdasal tayo sa harapan ng banal na sakramento sa altar. Bagaman po tayo ay nakapagdarasal sa harapan ng Blessed Sacrament, isang napaganda na po sa ay pinagkaloob ng kumita para talagang naka-expose yung Blessed Sacrament. Not every day ay ina-expose natin yung Blessed Sacrament. Bagamat po tuwing Bebes, ako po naman natutuwa na tayo yung matuloy na nakapagdasal, dahil yung kahapon ay kamistahan na pagkabago ang nung Jesus, Transfiguration, pagkabago gusto natin na magkaroon ng Misa, na siya pinakamataas natin sa panalangin, yung isang nakasagot sa atin, ay nagkataon na may morphing pala siya. Sumagot niya siya sa atin, kaya lang nakita niya na meron pala siya ng dating commitment, pero hindi siya nakadalo. Kaya wala tayong isa mo na. Sabi mo ay kaya mo lang ako sa ng Webes. Kasi may transfiguration. Nakilang kapistahan. At sa same time, no, sa karakalan sa mga kinipores. Pero bahagi mo ako sa nakita mo natin na nakapagpapatuloy tayo ng pagkatao. Mula ang 7 ng umaga ng alas 7 ng gabi. Sa harapan ng sakramento sa altar. So napakalaga po, napakalaga po yung ating panalangin. Kaya po, bahagi yung nakusal
Pero kung naman po ay pwedeng naman ako sa ay pumasok kayo dito para makapagtanong. Pero yung artist mo lang mo, once a week, sa araw ng Bebes, may libre po yan, yung slot 7 to 7. Pero yun, bahagi po yung volunteerism mo na mas maraming mag-volunteers, ang mas maraming mag-handog ng kanilang sarili. Alam niyo kung sabi ng iba, yung iba ay hindi sila makapag-volunteer kasi sa sobrang busy sa daytime na ito. Kaya kung minsan yung iba, kanilang ibinibigay ay kanilang kayamanan. Pero yung intention ng Santo Papa ngayon sa araw na ito ay for those who volunteers. Sa mga tao na nag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa simbahan, yung mga church worker natin, ulang-uway, yung mga ating mga lectors and commentators, sa mga acolytes, Knights of the Altars, mga nagwawalis, mga naglilinis ng simbahan, yung lahat na naglilingkod ng walang bayad. Ang mundong ginagalawan natin ngayon gusto ko kapag magtrabaho ng bayad. Pero doon sa mga kamandang magtrabaho na nag-aari ng kanilang sarili, kayo ay pinagdarasalan ng Santo Papa sa buwan na ito. Sa buwan na ito. At ang nais ng Santo Papa ay nawa ay magkaroon pa kayo ng mas malaking puso na makapaglingkod sa Kanya. Eh, yung kagalaman po ng ating Ipanghelyo ngayon sa araw na ito, na kung saan ay ipinapahayag ko sa na sa mga sumusunod kay Jesus ay mag-alay ng kanyang buhay. Alam-alam sa ating Panginoon sa mga pagkakataon na ibinibahagi ko natin. Kaya nawa ay magkaroon pa tayo ng lakas. Magkaroon pa tayo ng maraming panahon na makatulong maging volunteers sa ating mga pagkakas. So, tawa po, yun ang maging bahagi ng ating kalimunan na lahat ng ito, lahat po ng sabi na natin pati yung iba't ibang mga ministeryo ng ating simbahan, inawain mas ang kinakailangan natin ng maraming volunteers para kumilos yung bahagi yung nakusan yung matukunan natin yung pagkaya na binibigay ng buong kapal. Yung kung ating mga volunteers na ngayon ay iniiyan natin ang ating serving form na nagbabahay-bahay para kung tayo ay magkaroon ng sapat na bilang ng lahat ng nasasakupan para po sa ating resignation kasama rin po sa ating mga panalangin para sa araw na ito. Pero bahagi naman ito, no? Mag-iindi man lang kayo kung sinasamahan ng abis yung pagsimbahan. Kasi may mga pagkakataon na may mga tao at volunteer ang pati kailangan yung magandang na may komisyon, may mga na nag-o-offer na walang bayad. Hindi yung kapatid kailangan nyo ba makakamusin yung carpentero, no? Ay yung iba, nagpapabayad. Yung iba, ay nagpapabayad ng kalahati. Yung iba, yung talagang hindi nagpapabayad kapag ang sinabi yung simbahan. Pero ito yung
isang patuloy na magkapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng buong ikapal, partikular po sa aming binabigaya ng patapami na higit na ipanalangin natin sa buong ikapal na nawa po ay isa o sa pinakasukdulan ng paglilingkod ay kung mayroon mismo magandog ng kanilang sarili bilang mga pari, bilang mga madre, bilang mga religyoso sa pagbibigay ng kanilang buhay kasama ko na ipinagdarasal na. Pero alam mo, lahat ng mga volunteers ay niyutulong natin ngayon sa lapan ng mga. So ito yung isang halimbawa ng pagtugon sa bagay ng mga paglimot sa sarili para sa gawain ng Diyos. Tayo ay magkating magtingon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo o pangyarihan wala ng isa sa ating mga sakay. Binabasa tayo sa maraming pag-ibig na pinagawa sa atin sa pamamagitan ng pamimigay ng kanyang anak. Ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang anak ay binaya ng malulog ng pag-ibig sa pamamagitan ng sakisan ng kanyang puso. Sa kanyang pag-aantol sa Ebidyo ng Eucharistia ay ilangin sa kanyang sa atin ang kakatingon-tingon dito upang maparamalang ka sa iyong kawalan na banalang puso. Punuhin mo ang ating mga puso na iyong magpapala. Biyaya at pagkakasin mo sila sa ako ay na iyong mag-ibig. Panginoon Jesus Christ, hindi na ipagkalo ang maraming mga pangilima. Panginoon Jesus Christ, sinabi mo humingi kayo kayo may bigyan kayo mga tatag ko. Kumato kayo at kayo kung saan yung magkalo sa akin ang maraming mga
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, higit mo ang aming panalangin. Panginoon Jesus, inawa ko kanin mo ang pagkipaan sa iyo, nakaligid ka sa misyon. Magamat kami ang kasalanan, tinatanggap namin ang misyon ito, at ang sinasaliwa ang inumapin na pinanako sa kanya. Sinasaliwa ka
ng bago at walang gantipan ng aming dugo na ipupo
umubos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kamagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Thank you.
Hindi namin nabigyan sa lahat ng nasa mga kalooban ng kapayapaan na parang iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamakan. Samantala namin na nabigyan na tinakaro ng pagpahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa inyo. At sa inyo. Bigayan kayo